Mahili tayong mangopya. We always copy people we admire. In fact, according to educators, according to psychologists, the best and the easiest way for people to learn is through copying. Kaya mga bata, ako anong nakikita nila, kinokopya nila agad. Dahil hanga sila sa tatay nila, sa ate nila, sa tita nila. And so, kinokopya nila yung kilos, yung pananamit, yung ugali, the way they eat, the way they hold their spoons. That is why there is a lot of advertising that uses stars, mga movie stars, mga sports heroes and heroines, mga sikat na tao, mga accomplished professionals. They can endorse a product because people imitate people that they admire. Tayo po mga Christian, sino-sino kaya ang ating mga hinahangaan? At dapat tayo man ay maging maingat kung sino naman ang tinatapunan natin ng paghanga. Ang Panginoon, katulad nga ng inawit, kakaiba, unique, there's no one like Him. And so therefore, hindi lang paghanga ang dapat mayroon tayo para sa Panginoong Diyos, kundi pagsamba. Talagang mayroon tayo dapat not only admiration but awe and worship. At dahil sinasamba natin ang Panginoong Diyos at hindi lang natin hinahangaan, higit lalo naman na dapat natin siyang tularan. Sabi ng isang sikat na kasabihan, like father, like son. Kung ano daw ang puno, siya ang bunga. Ganun kaya ang nangyayari sa atin na ang Panginoon na ating hinahangaan, ang lulusan at ating sinasamba, siya kaya ay ating tinutularan. Sa halamanan po ng Eden noong araw, noong panahon ni Adam and Eve, Eve wanted to be like God. But then it was on the negative sense. Dahil sabi ng Satanas, magiging para kang Diyos pagka kinain mo ang prutas na ito at matututo ka tulad niya. Malalaman mo ang mabuti at masama at ikaw'y magiging parang Diyos. Bagamat ginusto po ni Eve na maging katulad ng Diyos, ito po ay napaka-negative. Hindi ganoon ang ibig sabihin na dapat tayong maging katulad ng Diyos. But we must be like God, our Father, if we really are His children, in His holiness. We should be like God in character. And so therefore, brothers and sisters, we're going to take a second look at that very serious matter that should concern all Christians, and that is, be like God. Our Father, teach us in simple terms. We empty ourselves before You, let Your Holy Spirit fill us, O Lord. Take hold of us, teach us. Ibukas mo po, Panginoon, ang aming mga mata, ang aming tainga, marinig po namin kayo. At buksan niyo ang aming puso upang kami ay magkaroon ng kagustuhan na sumunod sa inyo. Turuan niyo po kami, Panginoon, liban sa inyong pag-alalay sa amin, sa pagturo sa amin, sa paggabay, hindi po namin kayo mauunawaan. Your thoughts are too high for us. But then let Your Holy Spirit minister to us, O Lord, fill this place with Your glory. Fill our hearts with Your presence. Answer our questions, O Lord, and challenge us. Enable us. Teach us today to be like You. In Jesus' name, we thank and ask. Amen. Bakit nga ba tayo dapat maging kamukha ng Diyos? Pag ba tinitingnan natin ating sarili sa salamin, mukha ba tayong Diyos? Pag tinitingnan ba natin ang ating buhay, mukha bang buhay yan ng Diyos? Why should we be like God in the positive sense? Well, first and foremost, because man was made in God's image. Sabi po sa Genesis 1:27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. Kung sa gayon, ang tao po ay nilikha, kawangis ng Diyos. At pag sinabing kawangis, hindi po ito physical, hindi yung panglupa, hindi pangkatawan, because first and foremost, God is a spirit. And so when we are made in God's image, we are not talking about physical image. Dahil pag tiningnan natin, may taong maitim, may maputi, mayroong mga ilong na matangos, mayroong hindi, may taong payat, may taong hindi payat, may matangkad, may hindi matangkad. So, sinong kamukha ng Diyos? Hindi physical pag sinabing man was made in God's image. At sinabi, male and female, He created them. And so, may babae, may lalaki. So, sino na ang kamukha ng Diyos? Of course, God's personality transcends sexuality. And whenever in the Old Testament and in the New Testament, when we talk in the masculine gender, it is only to contextualize God in the culture of Israel that gave superiority to men. But of course, God is above sexuality. And so therefore, God was made, or man was made in God's image. Definitely not physical, because God is a spirit, and because physically,
we don't look like God. And there are so many of us to look like God at the same time. So what do we mean man was made in God's image? Anong kahulugan? The image of God that is mentioned in Scripture is His personality, His character, His holiness. And so therefore, God made man in the same way that He is in character, in personality, and in holiness. And that is something that we appreciate. But then something happened. Sin corrupted man, and therefore sin corrupted man's image. Sinira ng kasalanan ng tao, sinira din ng kasalanan ang wangis ng tao, nakawangis ng Diyos. At anong nangyari? Dahil sa kasalanan, naging kamukha tayo ng ama ng kasalanan. At yan ay si Satanas. Sin corrupted man and his image, and through sin, man assumed the image of Satan and has become Satan's child. Dahil sa kasalanan, ang mga tao nagkasala ay naging anak, ampun na anak ng kadiliman, anak ni Satan. Anong sabi ni Lord Jesus Christ sa John 8, 42 to 47? Buksan ninyo ang inyong mga Bibles, mga kapatid, sa John 8, 42 to 47, and we will read together. John 8, 42 up to 47. Kung ano ang nangyari sa tao. At talaga pong kalunos-lunos ang nangyari sa tao dahil sa kasalanan. Juan 8, 42 hanggang 47. Jesus said to them, "If God were your Father, you would have loved me, for I came from God, and now am here. I have not come on my own, but He has sent me. Why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. If I tell you the truth, you do not believe me. Can any of you prove me guilty of sin? If I'm telling you the truth, why don't you believe me? He who belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God." Kaya po may mga tao na anak ng Diablo. At lahat ng tao na hindi pa nagkakaroon ng kaliwanagan at kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus ay anak ng Diablo. Napakasakit sabihin. At napakasakit pakinggan, lalo sa mga hindi nakauunawa ng katotohanan ito. Lalo sa mga taong naniniwalang sila'y mabuti. Hindi naman sila pumapatay ng tao, hindi sila nang mamasaker, hindi sila nagpapasabog ng Plaza Miranda. So sila'y mabuti sa kanilang paningin. But the Lord Jesus Christ said, "You are the son of your father, the devil." What happened? Dahil sa kasalanan, nagpakandili tayo at naging anak-anakan tayo ni Satanas. At kailan lamang yan napapalitan? Napapalitan lang ang estado na yan na pagiging anak ng kadiliman kung ang isang tao ay ipanganak na muli. Man overcomes sin and the image of Satan in him only when he becomes born again. Sapagkat yung kanyang nature, yung kanyang pagkatao ay napaprenda na kay Satanas, siya ngayon ay anak na ng kadiliman. At yun ay mapapalitan lamang kung siya ipanganak na muli. That's why the Lord Jesus Christ said in John 3:3, "Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God." Kaya sasabihin ng iba, tama na sa akin, mabuti naman ako, umaate naman ako ng relihiyon, mapagbigay naman ako sa mahirap, mapagbigay naman ako sa kawang gawa, maliliit lang naman ang mga kasalanan ko, natatabunan pa ng aking mga kabutihan, so pwede na ako. But no, sir, that is not enough. The Lord said that sin corrupts, whether it is 1,000 pounds of sin or 1 gram of sin, kung kaya natin ang timbangin yan, ganun pa rin yun. Because the Bible says, when one fails in one of the law, he fails in all of them. And so therefore, man was made in God's image. That image was destroyed by sin. And only the cleansing work of Christ against sin can bring us back to life again. And so therefore, a man must be born again para mahubad niya yung image of Satan in him. And man overcomes sin and the image of Satan only when he becomes born again. When he accepts that he is sinful, when he accepts that he cannot save himself, and when he relies on the work of Jesus Christ on the cross to cleanse him. That's why 2 Corinthians 5:17 says, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come." Kung isang tao ipinanganak na muli, siya isang bago na.
At liban siya yung maging bago, totally new, hindi pwede. Yung mga repair, patche-patche lang dyan, hindi pwede. There must be a totally new person by being born again. That's why it is imperative. And then being born again is only the beginning of a new life. The purpose of being born again is not only to be saved from hell, but also to return to God's image that was lost in sin. At paulit-ulit kong sinasabi yan, at mabuti naman at nang matandaan natin, hindi lamang tayo ipinanganak na muli para huwag magpunta sa impyerno at para magpunta sa langit. Sapagkat kung yan ang kadahilanan para tayo panganak na muli, dapat nga pagka-born again natin, tayo'y mamatay na. Total born again na. But God gives us long life after we have become born again so that we can return to the image that was lost in the Garden of Eden. Kung anong napabayaan, pinabayaan, at naiwala ni Adam and Eve, the image of man, dapat bumalik sa isang born-again Christian. Kaya meron tayong purpose sa pagiging buhay. Bakit tayo nagwo-worship service tuwing Linggo, tuwing Miyerkules? Bakit tayo nagba-Bible study once a week at least? Bakit tayo nagpa-prayer meeting? Bakit tayo nagbabasa ng Bible? Bakit tayo nakikinig ng mga Christian tapes and Christian programs? Bakit? Upang tayo'y maging banal. At sa ating every step na nagiging banal, para tayo lumapit ng lumapit uli sa image na nawala. And so therefore, being born again is only the entry point towards that life that we lost. And so therefore, we have to make much of time and to make up for lost time destroyed by sin and go back to the image that was lost. Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness. It's not enough to find the kingdom. Every day, after we have become converted, we have to seek God's righteousness. At lahat ng ginagawa natin sa church, lahat ng Christian activity ay diyan nakatuon para tayo maging ganap, para tayo maging banal. Kaya nakakalungkot mga kapatid na merong kumisan, 2 taon na, 3 taon, 4 taon ang umaattend ng church, ganun pa rin ang degree ng kabanalan niya o kaya masahol pa kaysa sa dati. What is time given for? Sabi sa Psalm 90 verse 12, teach us to number our days. What is it for? Our days on earth are given to us so that we can return to the original image that was lost in the Garden of Eden. So that we can be like God. A Christian character and a Christian therefore is to be like God. To be godly in character. How can we be godly in character? There are many ways. But I would like to offer to you 5 principles of godliness. 5 principles of returning to God's image. At meron tayong 5 fingers on our right hand, normally. And so, gusto kong bilangin nyo ang 5 yan at matandaan natin ang mga prinsipyo na doon nakatayo ang pagiging godly. Principles of godliness and principles of returning to God's image. 1, devotion to God is the only acceptable motive for godly actions. And we will borrow a lot of thoughts from Jerry Bridges, a very good Christian writer. Devotion to God is the only acceptable motive for godly actions. Ano ba ang godly actions, mga kapatid? 2 godly actions, 2 klase. Isa is doing good, at yung isa, avoiding evil. And everything else falls under the 2. So anong sinasabi natin na dapat ang devotion natin, ang katapatan natin sa Panginoon, ang siyang kaisa-isang motibo sa pag-iwas sa mali at sa paggawa ng tama. Isipin natin ito at ipinamamanhi ko sa inyo, maging honest tayo sa ating sarili. Why do you do good? Or why do you avoid evil? Bakit nga ba? Tuwing umiiwas po kayo, mga kapatid, na gumawa ng masama, o kaya tuwing nagsusumikap kayong gumawa ng mabuti, bakit? Isa ba sa mga sasabihin ko ang dahilan? Una, para i-maintain ang ating reputasyon, ang ating image. Eh, Christian tayo eh. So, dapat ganun. And so, do we do good or do we avoid evil to keep our reputation? That is not the acceptable principle of godliness. Eh, paano kung hindi ka mabibisto, hindi gagawa na tayo ng masama. Total, yung reputasyon natin na hindi naman mapapahamak. Hindi masisira ang ating image. Kaya maraming mga Christian, para gumawa ng kasalanan, dumadayo pa sa tawi-tawi kung saan walang nakakakilala. Eh yun pala, meron din.
At ganyan naman ang daigdig, kahit sa kasumuot na lungga, may makikita kang Christian doon. Magtataka pa kayo, ba't ka nandito? Ikaw din nagtataka kung bakit ka nandito. Diba? Magtatanungan pa ang mga tao. So, many people avoid doing evil and do good to maintain their reputation. Yan kaya. Or, just because it's a habit, nakasanayan na eh. Talagang pinapagalitan sa bahay pag nagsisinungaling. So ngayon ayaw magsinungaling dahil naging habit. Naging habit lamang. Naging habit lang natin magpunta sa church sa Sunday. So pumupunta tayo. Habit na eh. Para mang hinahanap na ng aking katawan. Babangon ako, magsibibihis, magsisimba. So ganun. Why do we do good? Or why do we avoid evil? Just because of habit? And then, there are people that do good or avoid evil because of expectations of others. Inaasahan nila itong gagawin ko. Duty ko to. Deacon ako, kaya gagawin ko ito. Deacon ako, kaya kailangang maging mabuti ako. At saka maglo-Lord Supper na, hindi ako gagawa ng kasalanan ng isang linggo para hindi naman ako mag-pass. Dahil expectation naman para sa akin, maglilid ako ng ceremony, dapat syempre kumain ako. Yung ganun, dahil may expectation or duty. Or meron din namang umiiwas sa masama at gumagawa ng mabuti to win favors. Especially if there are people above them in the organization or richer than they are or more powerful than they are that expect them to be very Christ-like. And so therefore, yung nagpe-pray ka naman na ipinapakita mo pa sa kanya, ipinapakita mo pa ang iyong mga kabutihan to win favor. And it can happen. Napakarami mga tao na nagdi-display ng kabanalan sa harap ng mga donor para lamang lumaki ang donasyon. To win favor. All of this, brothers and sisters, questionable. Principle of godliness. At meron pang isa, umiiwas ba tayo sa masama o gumagawa tayo ng mabuti dahil takot tayong parusahan ng Diyos? Because out of fear, fear of punishment. While fear of punishment may be acceptable as a motive to avoid evil or do good, it is not commendable. So ang tanong nyo ngayon sa akin, ano ngayon ang dapat na foundation? Ano ngayon ang dapat na motivation? Ano ngayon ang dapat na layunin? Bakit ako umiiwas sa masama at gumagawa ng tama? There's only one. There's only one true acceptable way for any godly action. And that is devotion to God. Umiiwas tayo sa masama, gumagawa tayo ng tama dahil mahal natin ang Diyos. Yung sinasabi natin, I love you, Lord. Ibang kasi mahal natin ang Panginoon dahil meron tayong katapatan sa Kanya, and so therefore we do it. Hindi tayo napipilitan. Katulad po ng maraming mga ina na mapagmahal sa anak, hindi naman sila napipilitan na maging mabuti. Bagamat mahirap, pero hindi napipilitan, bukal pa rin sa loob ang paggawa ng mabuti sa anak dahil mahal ang anak. Ganon din naman ang mga ama. Ganon din ang mga anak sa kanilang magulang na minamahal nila. Ganon din naman ang mga sweethearts to each other. Bagamat mahirap, pero bukal sa kalooban, ginagawa kasi mahal nila. Anong klase po namang asawa yung gusto niya na pag dumating ang kanyang husband ay mainit ang ulam? Una, para may reputasyon siya na magandang wife? O kaya dahil habit lang niyang mag-init ng ulam? Kaya may kakain, kaya wala, init siya ng init. Habit lang niya yun. O kaya to win favor para naman siya maibili ng alahas or something? O natatakot siyang masapok? Diba, pag inisip nyo, yun eh. Yung mga motivation, reputation, habit, expectation, to win favors, or just to fear punishment, they are not acceptable. But you know, this is only true love. And that is the only acceptable motive, devotion and love of God. Tingnan nyo po yung takot sa punishment. Well, it has an effect. At hindi ko po tinatawaran yung effect ng takot, no? Pero, kung takot lang tayo sa punishment dahil sa kasalanan, naiiwasan natin yung actual na kasalanan, pero iniiwasan ba natin yung sin in the mind? If you probably have a sinful and an adulterous, a lustful orientation, but you're afraid of punishment, definitely you will not go to a brothel and have sex with prostitutes. But this can be entertained in the mind because there is no fear of punishment for actual doing. So kulang. Kung takot lamang, kulang. Kung takot lamang, kung hindi mabibisto, gagawin. O kaya kung walang punishment, gagawin pa rin. And so therefore, tingnan po natin si Joseph. Si Joseph, the dreamer. Noong siya inaakit ng kanyang among babae,
na napakagandang babaeng siguro 3 inches ang kapal ng makeup dahil Egyptian ito. At pagkabango-bango siguro lahat ng dakta ng lotus ay nailagay na niya sa kanyang balat, sa kabanguhan niya. Pero yung inaakit niya si Joseph sa loob ng tahanan mismo, wala yung amo, napaka-konvenyente. At paulit-ulit ang pag-akit niya araw-araw. Siguro ang kanyang paa ay bigla-bigla na lang lumalabas sa kurtina na ganyan. Nagugulat na lang si Joseph at siya ilalabas ng bahay. At nung kaduluduluhan na sabi ni Joseph sa Genesis 39:39, "How can I do such a wicked thing and sin against God?" Nakita niyo pa ang motivation niya? Hindi sinabing nakakahiya naman sa amo ko. O paano naman reputation ko as a Jew? Hindi sinabing hindi dapat siya. Nakakatakot. Baka ako maputulan ng ulo. Baka ako maparusahan. Pero sinabi niya, "How can I do this and sin against God?" Ganun po ba ang ating motivation? 5 principles of being like God. We must do it because of our devotion to God. Because we love God. Pagka ganun, walang dayaan. Walang shortchanging. Because love always gives to the full. The reason why we should be godly is because God is worthy of our most honorable conduct. Sabi natin, karapat dapat lang, tama lang, sapagkat siya lamang na dinedeserve ng Panginoon ang aking pinakamataas na level of conduct. Kaya nga sabi ni Paul sa Colossians 3:22, slaves were enjoined to obey their earthly masters out of reverence for the Lord. So magtrabaho kang mabuti out of reverence for the Lord. All of us are to submit ourselves to human authority for the Lord's sake. 1 Peter 2:13. Our interpersonal relationships, our mutual submission to one another, is to be done out of reverence for Christ. Ephesians 5:21. All of our actions, to be acceptable to God, must be done out of a sense of devotion. And then let's go to the second fingers in the counting. What other principles should govern our godliness? The power of enablement for a godly life comes from the risen Christ. Tandaan natin yun. We can only be like God through the power of Christ, hindi through our power. 2 Corinthians 3:5, sabi ni Paul, our competence comes from God. Colossians 1:29, I labor, struggling with all His energy, which so powerfully works in me. Hindi niya sinabing my energy. And Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. And so when you say, mahirap naman maging godly, imposible, sapagkat ako'y tao lang, sapagkat ako'y ganito lang at ganun, we should remember the second principle of godliness. It is Christ that empowers. If Christ is the source of power to be godly, then it is only through a close relationship with Him that we can avail of and experience power. Totoo. Kaya yung mga taong lumalayo sa Diyos, tapos nagtataka kung bakit sila nabibigo sa kanilang spirituality, ay hindi na dapat magtaka. Because it is only through Christ that we can have power. John 15:5, the Lord speaks, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Siya naman talaga yung malaking sanga, tayo isa lamang na nakakabit na sangang maliit. Kung tayo ay mapuputol at lalayo sa kanya, tayo matutuyo. Walang mangyayari. Kaya sabi niya, liban na kayo ay naka-attach sa akin, nakakabit na ganyan, walang mangyayari sa inyo. Isa pong great theologian of the 19th century, isa po Swiso, si Frederick Louis Gosse, din sinabi siya yung meaning ng to abide in me. Sabi niya, to abide in me expresses the continual act by which Christians set aside everything which he might desire from his own wisdom, strength, and merit, and to draw all from Christ. Dumarating ang time na sinasabi ng wisdom natin, karunungan natin, itong dapat gawin, pero pagkayan, kontra na sa kalooban ng Panginoon, agad-agad natin na itinatapon at hindi na natin pinaniniwalaan ang sarili nating karunungan. That we draw not from our wisdom, not from our strength, but from the wisdom and strength of the Lord. And this is the secret of being like Christ. In Colossians 2, verses 6 to 7, Paul says, so then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up on Him, strengthened
in the faith. Napakaganda po ng imagery. Kung mahilig kayo magtanim ng halaman, ang Panginoon ngayon ay parang siya ang lupa. At para tayo patuloy na mabuhay bilang halaman, kailangan yung ugat natin ay lumalim sa Kanya at doon kumuha ng mga pangangailangan ng nourishment. Pero paano mangyayari na magiging tayo katulad ng Diyos? Paano tayo magiging makadiyos kung hindi naman tayo lumalapit sa Panginoong Jesus? In fact, lumalayo pa tayo. Kung hindi natin siya sinusunod. Kung yung mga pamamaraan niya, hindi ganun ang ginagamit natin, then we listen to wisdom. Sasabihin naman natin, for all practical purposes, ito naman ang dapat gawin eh. And then we think we can be exempted from godly ways just because wala na tayo ibang maisip. Closeness to and dependence on Christ brings power towards godliness. Then there's a third principle in being like God. Though the power for godly character comes from Christ, the responsibility of developing and displaying that character is ours. The Lord empowers, pero tayo ang may tungkulin na yan ay ipamuhay, palaguin, at dapat ipakita sa bawat isa. Paul describes his pursuit of godliness in Philippians 3 verses 12 and 14 as pressing on and straining forward. Sabi niya talagang ipinagpipilitan ko, pinagsusumikapan ko itong gawin. Kaya sabi nga niya, therefore, my dear friends, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Kaya sabi niya, work out your salvation. Akala naman ng iba, ipagtrabahuhan mo at nang maligtas ka. Hindi naman sinabing work for your salvation. Sinabi, work out. Pag sabi work out, mag-exercise ka. Mag-work out ka sa gym. And so therefore, exercise your salvation. Put it to use and put it to greater use by using it. Parang muscles. Habang nag-work out ka, lumalaki yung muscle mo. Mas mabigat yung nadadala mo. Habang mabigat yung dinadala mo, lumalaki lalo yung muscle mo. Mamaya, mas mabigat uli yung madadala mo. That is what working out is all about. And when we say, work out your salvation, abay, gamitin mo yan. At habang ginagamit mo, titibay ka, habang tumibay ka, lalo mong magagamit. Kaya patuloy ang ating pagsisikap. Meron tayong participation dyan. Bagamat galing sa Panginoong Jesus, ang empowerment, meron naman tayong responsibilidad na inigawin at i-practice at i-prove sa ating sarili. There's a fourth principle by which godliness should stand on. The development of godly character entails both putting on and putting off character traits. Merong on at merong off. Kaya nga sabi sa Ephesians 4:22 to 24, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Napakaganda nitong mga verses na ito. We were created to be like God, and then that was destroyed by sin, and through the born-again experience, we were recreated to be like God again. Pero, kumbaga, buto pa lang yun. Kailangan patubuin, kailangan ma-develop. And so therefore, para ma-develop, meron tayong hinuhubad at meron tayong isinusuot. At sabi sa Ephesians 4:28 hanggang chapter 5 verse 4, narito yung mga isusuot at mga huhubarin. Nire-arrange ko na para madali. Put off falsehood. Isipin nyo mga kapatid, kung ito suot nyo pa, ha? Kasi kung suot, hubarin daw. Ha? Kasi nung alingan, falsehood, hubarin yan. Put off stealing. Maaring hindi tayo dumudukot ng mga candy sa mga tindahan o mga toothpaste sa mga supermarket, pero kung empleyado kayo at bola-bola yung oras nyo, dinadayaan nyo, tapos nyo, ay, kumita na naman ako ngayong araw na to, pag nanakaw yun. O kaya kung kayo employer, hindi nyo naman binabayaran ng husto ang inyong mga manggagawa, pag nanakaw pa rin yun. At napakarami po mga katulong sa bahay ang nananakawan ng amo. Kung iisipin naman natin, ano ba naman yung kita ng mga katulong? 600, 800 a month? Will you live on that amount? Diba? So marami tayo kung minsan ninanakawan. So put off what? Falsehood. Put off stealing. Minsan ninanakaw natin yung credit ng iba. Hindi naman tayong gumawa. Inaangkin natin yung honor. So that is stealing. And then put off unwholesome talk. Lahat ng mga usapan na hindi nakakapagpabuti sa iba, sa atin, ay hubarin yan. And then put off bitterness, rage, anger, slander, and obscenity. Lahat po ng lahat ng mga yan. Mga galit, kapaitan, paninirampuri, kahalayan,
tanggalin daw, hubarin. Meanwhile, ano naman ngayon ang isusuot? Sabi sa Ephesians 4:28 hanggang chapter 5 verse 4, put on truthfulness. Kung ano yung totoo? Put on generosity. Put on edifying speech. Kindness, compassion, forgiveness, and thanksgiving. Eh, karamihan, baligtad. Kaya naman, baligtad ang buhay natin, baligtad ang lahat ng nangyayari. Imbes umasenso, umaatras, imbes tumaas, bumababa. Kasi binabaligtad natin yung rule. Put on and put off. Ang ipinuput off, yung forgiveness, yung thanksgiving, kasi puro reklamo, puro galit. Tapos ang isunusuot niya, yung falsehood, yung stealing, and all this kind of thing. So remember, Ephesians 4:28 up to 5, verse 4, put on and put off things. Galatians 5:22-23 is very clear about the fruit of the Spirit. It is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kailangan, yun ngayon ang ating i-imbibe, ipasok sa ating buhay. At hindi po madali, pinagtatrabahuhan yan. But remember, the power comes from God, pero yung trabaho sa atin. The energy comes from the Lord, but the labor is ours. Meron tayo diyang responsibilidad. Some Christians naman, they emphasize only the putting off of negative traits. Tapos, hindi naman nila pinuput on yung positive. Well, it is good, but it is only one half good. We put off all negative things, but you don't do good things also. Meron naman, they do all good things, they put on good things, but they don't put off the negative things. Kaya magulo ang mga timplada nito. Remember to put off what should be put off and to put on what should be put on. And finally, the fifth principle in developing a godly character. Growth in all areas, yung mga pinag-usapan natin, mga fruit of the Spirit, lahat-lahat. Yung growth dito po mga kapatid, progressive. And it is never finished in a lifetime. Patuloy at hindi natatapos sa oras ng buhay natin dito sa daigdig. Wala pong taong magsasabing, ah, perfect na ang patience ko, okay na, sarado na yung issue, now I'm working on my goodness and kindness. Wala po, lahat yan patuloy-patuloy. Sapagkat kung sabi nga natin, kung ito po ang area of holiness, if we can be graphic and simplistic, halimbawa, yan ang area ng holiness, bumagsak ang tao, bumaba ng bumaba, anong nangyari pag na-born again tayo? Tumigil ang pagbaba. Tapos ngayon, by following God, bumabalik ulit tayo, paakyat ang paakyat. Pero wala pong nakararating ulit dito sa buhay na ito. Ang nangyayari, kung saan tayo abutan ng kamatayan, may instant promotion. And then, we are made perfect by the blood of Jesus Christ. Kaya sabi, you are perfect. The Father will welcome us as perfect Christians because kung ano man ang kulang noon, yun ang pinupunan ng Panginoong Jesus. Bagamat ang Panginoong Jesus katulong natin all the way, but whatever we lack, the Lord will fill. Kaya sabi naman ni Paul sa Philippians 3:12, not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on. Sabi, hindi ko naman sinasabi na nakarating na ako sa sakaganapan, sa kasukdulan, o nasa akin na lahat yan. Kaya eto ngayon, patuloy ako na nagsisikap. And 1 Thessalonians 4 verses 9 to 10, about a very commendable act, sabi, yet we urge you brothers to do so more and more. Maganda yung ginawa niyo, sabi ni Paul, pero sige pa, sige pa, sige pa. Therefore, the work of godliness in our lives is progressive. It never stops and it should not stop. In fact, it doesn't stop. The moment we stop moving upward, we start to go down again. Kaya nagiging double effort yung pagbalik eh. Una, you have to recover lost ground at saka ka palang uli aasenso. Kaya napakahirap po yung nagkakaroon tayo ng mga kasalanan, nabubuhay tayo sa kasalanan. Ang laki noong pag-makeup pa natin para lang tayo mabalik dun sa dati bago tayo bumaba. There is always growth in our character towards godliness or towards sinfulness. Kaya ang isang Christian, ganyan ang buhay oh. Napakaganda sana kung tuloy-tuloy pero baba, taas, baba, taas. Wala nang marating. Marami pa nga mga Christian, pagkatapos silang maborn again, the first 3 months, ang taas ng narating. Pagkatapos, unti-unti na uling bababa, unti-unti, unti-unti. Kaya kuminsan, nagigising siya sa isang umaga, titingnan niya ang sarili niya, sabi niya, kung hindi ko lang alam na born again ako, wala namang pinagkaiba kaysa noon at ngayon. Wala nang pinagkaiba kundi yung destination, going to the paradise. Pero sa buhay, walang pinagkaiba. Tingnan mo yung Christian, tingnan mo yung non-Christian, kung minsan nga, mas mabuti pa yung non-Christian.
Yung mga umaatin ng kulto, mas mabuti pa. Dahil natatakot gumawa ng masama. Dahil sa kanila, ang kaligtasan ay sa paggawa ng mabuti. Kaya kung tutuusin, mas maraming kabutihan ginagawa yung mga taong yung kung sa atin lang. Tingnan nga natin ang mga sarili natin, mga kapatid. Masasabi ba natin talagang mula nung na-born again ako, eh, malayo na ang narating ko? O umatras? Nagpabalik-balik, nagpaganon-ganon. It can happen. Can we be recognized apart from non-Christians? Sa ating mga ethics sa pang-araw-araw po, sa ating pamumuhay, nakikita ba agad na Christian tayo? Sa ating work ethics, nakikita ba yan? Sa ating business ethics, nakikita ba? Eh sinabi, you are the light of the world, you are the salt of the earth. Nasa na yun? Kaya ang sabi sa Bible, dun sa mga nanlalamig sa kanilang pananampalataya, sabi niya, one thing I have against you, you have left your first love. Yan po ang sinabi na sa Revelation tungkol sa isang church. Of course, we believe that this is figurative. Gaano kaya po sa atin karami ngayon, kaharap ng Diyos, sasabihin ni Lord, ngayon din, one thing I have against you, you have lost your first love. Tinalikuran mo na ang iyong unang pag-ibig at yun ako. Nung bagong born again ka, nung bagong lumapit ka sa Panginoon, nung katatanggap mo lang sa Panginoon, sabog pa ang iyong laway, ang iyong uhog at ang iyong luha sa pagtanggap at sa pag-iyak at sa pagsumpa na ikaw ay magpapakadiyos. Subalit ngayon, o nasa na yan? Nung katatapos lamang ng isang camp, pataas-taas ka pa ng kamay, patalon-talon ka pa at talagang sinasabi mo ang iyong buhay ay ibibigay mo sa Panginoon, o nasa na yan? Nung katatapos lang ng isang retreat, nakarinig ka nun ng isang mensahe na talaga namang parang sibat na tumusok sa iyong puso at sabi mo talagang iibahin ko na ang buhay ko, lalapit na ako sa Panginoon, nasa na? Gaano po karami sa atin ngayon, mga kapatid, ang haharap sa Diyos sa sabihin ni Lord, I'm happy with you. You are better now than before. O gaano naman ang masasabihan ni Lord, I'm disappointed. Naranasan mo na yung mataas, pero ngayon, ba't nagtsatsaga ka sa mababa? Naranasan mo na yung mataas na spirituality. Isinuka mo na yung mga kasalanan, ba't ngayon binabalikan mo na naman, kinakain mo na naman ang sarili mong suka? And so the Bible says, the dog returns to its own vomit. Is it happening to any one of us? Yung mga tinalikuran na natin noon, binabalikan ba uli? Marami po, pagka nagiging born again Christian, kung may mga pornographic material sa bahay, sinusunog. Pagkatapos ng ilang buwan o ilang taon, heto, nagkakaroon na naman ng koleksyon, unti-unti. Ganon kaya? Yung mga nakipagkasundo na tayo noon, ngayon, kagalit na naman ba natin? Yung mga habits natin na tinanggal na natin, isinumpa na natin na tatanggalin, binalikan na naman. One thing I have against you, says the Lord, you have lost and deserted your first love. Nasaan na? Sa atin pong nakaranas na ng spiritually high feeling, spiritually high living, nasaan tayo ngayon? Are we above that or beneath that? Napakahalaga. To grow progressively in the Lord. There should always be growth in our character towards godliness. Otherwise, if we don't grow towards godliness, we will grow towards sinfulness. Sinasabi yan, nagba-backslide, bumabalik. Now, let's note that there are two main words that are so important in a Christian's life, and that is righteousness and holiness. Ano pong pinagkaiba? Righteousness refers to obedience to God on specific right actions. Yun ang righteousness. So we can do a righteous act, but we are not holy. We can do a righteous act, but we are not holy. And what is holiness? Holiness refers to a state of character resulting from continuously doing righteousness. Gusto po natin maging banal, hindi tayo nagiging banal agad. Nag-uumpisa tayo sa paggawa ng isang bagay na tama. At sa paulit-ulit natin ang paggawa ng righteous acts, we start to change internally, and then we become righteous. I'm talking about actual righteousness because every Christian that is covered by the blood of Jesus Christ is legally righteous before God, positionally righteous. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin yung actual na pang-araw-araw na buhay. We want to be holy. One righteous act leads to a holy character. A holy character will produce a righteous act. A righteous act will definitely add to the holiness. Additional holiness will have additional enablement to do righteous acts.
And so therefore, cycle. How can we break into the cycle? Paano to tayo makakasali doon sa umiikot na yun? The only entry point there is righteousness through obedience. Obedience leads to holiness. One act of obedience does not make a man holy. But continuing systematic obedience makes us holy and definitely gives us a holy life. It is therefore imperative, it is very necessary to obey. To do one righteous act at a time. Ano bang sabi? Sow a thought, reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a character. It all starts here. Lahat ng ginagawa natin, nag-uumpisa sa isip. So sa isip pa lang, magkaroon na tayo ng disiplina. Pag mali na iniisip, no agad. Naisipan natin gawin ng masama, no agad. Sapagkat pag in-entertain natin yan, yung thought magiging action. At yung action, mga kapatid, pag paulit-ulit, nagiging habit. Pag habit na, yun ka na. Anybody that smokes and anybody that has smoked will tell you, nung una, it was just one act of puffing. Hihitit lang ng konti, may paubo-ubo pa, mapait ayaw. Pero dahil inulit, nababawas-bawasan na ang ubo, nawawala na ang pait. Paulit-ulit, mamaya gusto na. Mamaya alipin na. At mamaya kahit ano nang pigil mo at pigil niya sa sarili, hindi na niya mapigil. Napapasok na siya sa cycle. Naging gano'n na siya, smoker. Gano'n din yung nagda-drugs. Sa una, nahilo pa. Mamaya, gusto na. Lahat ng bagay, nag-uumpisa sa isang kilos, isang gawa. Pero pag inulit, paulit-ulit, nagiging gano'n ka. Yun po mga addicted magsine. Yung hindi kumpleto ang buhay kung hindi nakakalimang sine sa isang linggo, habit na yun eh. Yung mga hindi nabubusog hanggang hindi talaga bumubulwak na ganyan ang buong hanggang dito sa glikod, habit. Pero pag sinanay naman natin sarili natin na nabubusog tayo sa konti, mamaya sa konti busog na tayo, habit din yun eh. Subukan ninyo na gumising tuwing, minsan kayong magising ng alas dos ng umaga at bumangon kayo at meron kayong gawin. Kinabukasan, magigising na naman kayo. Ituloy nyo yan. Mamaya, hindi na kayo makatulog tuloy-tuloy. Habit lahat ang buhay. Puro habit. At kayo sa mga inuupo ninyo, gano sa inyo ngayon, gusto ko itaas nyo ang kamay nyo, magsasabing, linggo-linggo, dyan kayo umuupo sa lugar na yan. Sige nga, patingin. Sino po? Sino? Let's see. Oh, kung magkamintis-mintis man, isa o dalawang silya lang, o isang row, kung puno na, habit. Meron bang nagsabi sa inyo dyan kayo magpunta? Habit. Maganda po maging habit natin yung holiness. Yung hindi na pinipilit, hindi na iniimbita, hindi na tayo nagpupumiglas, habit na. But for us to make it a habit, we should start with actions. Sometimes, painful, inconvenient actions of goodness. Kung gaano ka inconvenient, kung gaano ka painful mag-umpis ng manigarilyo o lumunok ng rugby o humitit ng alkitran o kung ano man ang uso ngayon, aspalto na yata ngayon ang hinihitit ng mga addict o kung ano man yun, mahirap sa umpisa pero mamaya gumaganda sa kanilang feeling internally. Kaya nga nagiging habit. Ganon din ang godliness. Sa umpisa yan mahirap. Mahirap makipagkasundo kung ayaw mo makipagkasundo. Mahirap ngumiti sa taong ayaw mong ngitian. Mahirap magsabi ng totoo kung mapapahamak ka. Pero gawin natin yon and then later on it will become a habit. At pag habit na, that's only when we become holy. Actually holy, not positionally holy. At sa paggawa po natin mga kapatid, napakaraming fruit ang sinasabi, patience, goodness, kindness, etc., etc. Huwag po kayo na magkaroon ng takot o feeling of inadequacy kung hindi kayo malago sa lahat nun. Sapagkat maging sa ating spiritual growth in the various fruit of the Spirit, isa-isa. And let the Holy Spirit lead you. You know, the Holy Spirit leads us subjectively to the point that the Holy Spirit makes us understand the Bible. But the Holy Spirit can also lead us objectively yung kanina, that the Holy Spirit can make us understand the Bible. But then the Holy Spirit can also lead us subjectively. That is, which ones to apply first? Which area of our life to work on first? And that is objective. And so even on that, depend on the Holy Spirit. You are not a total wreck if you are not completely patient and kind and good and this and that at one and the same time. But we fail when we do not improve in at least one of those areas at a time. So wag po nating isipin na tayo ay walang nangyari sa buhay natin kung hindi lahat yun ay nasa atin na. Isa-isa ang mahalaga
isa-isa nag-i-improve tayo. Kung isang dalawa, tatlo-tatlo, pero hindi pakyaw. Otherwise, you will set impossible standards and you will only feel sad and lonely every time that you think of this. And so, let the Holy Spirit lead you as to what area in life, which fruit to improve at once, and which ones to work on one after another. Seek the guidance of the Holy Spirit in prioritizing the fruit that the Spirit leads us to concentrate on. Do not feel like a failure if you do not have them all in glorious amount as long as you progress through them one by one. So ano bang dapat nating unahin? Anong dapat konsentratan? Remember, Christian, pwede tayong mag-worship dito linggo-linggo. Pwedeng sumama kayo sa lahat ng activity. But if we are not becoming like God more and more, we are fooling ourselves. And we are wasting our time. And Psalm 90 verse 12 says, teach us to number our days. Man was made in God's image. That image was corrupted by sin. And then man overcomes sin and the destroyed image only through being born again in the Lord. And there are five principles in godliness, in returning to that image that was lost. First is devotion to God. All actions must spring from devotion. And then the power of enablement for a godly life comes from Jesus Christ. But the responsibility for developing and displaying those godly characters is man's. And therefore, the development of godly character is imperative and important. But then, growth in all areas is progressive and never finished. What is important is to keep on growing and growing and growing. That's why the Bible said, from glory to glory, He's changing me. Is that happening in your life? Changing from glory to glory? Dati ayaw umaten, tapos umaaten na, tapos ngayon hindi nalang umaaten, Bible study leader na. Yan may nangyayari. But that is outward. Pero inside the heart, are we becoming holier? If you love God, you will want to be like God. Like if you admire somebody, you like to be like him or her. And God is not only admired, but worshipped. Be like God. Sabi ni Lord, be holy, for I am holy. We are being transformed every day. Kung mabagal po mga kapatid ang inyong transformation, ang change, kulang siguro sa feeding, kulang sa obedience, kulang sa sipag. Remember, while the strength and power comes from God, meron tayong responsibilidad na yan ay pagtrabahuhan, pagsumikapan. Saan kaya tayo kulang? Saan tayo kulang? Sa pagwawakas po ng mensahe, magkaroon po tayo ng sandaling katahimikan, ating isipin, saan nga ba ako kulang sa pagiging godly? Kamukha na ba ako ng Diyos sa aking kabanalan? O ano ba ang mga hindi kamukha? At isuko po natin sa Panginoon ngayon ang mga bagay na alam natin na hindi niya gustong nandyan. At yun namang gusto niyang nandyan na wala, gumawa tayo ng commitment sa Lord na pagsisikapan natin through His power and blessing, but by our cooperation to heaven. How much like God are we? Atin pong pag-isip-isipan niyan at tayo'y lumapit sa Kanya. Humingi ng tawad at humingi po ng lakas upang maging tulad niya.